ay hango sa libro ni Marcos, Kabanata 10, Talata 35 hanggang 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kopang aking iniinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo, at ang bautismong at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumunos sa kanila at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, kapatid na Chris, sa muling pagbati sa ating mga PDL dyan, sa BJMP, dyan sa ating Muntinlupa Police Custodial, at syempre sa ating mga Facebook Live viewers, and of course sa mga Tuesday hugots, sa mga kahugots, no? So isang pinagpalang linggo po. Ngayon po ay nangangalahati na ng buwan ng Oktobre. Okay? Ibig sabihin nun, ilang tulog na lang, November na. Okay? Pagkatapos nun, ano na, Pasko na naman, no? Ganong kabilis. At syempre, para sa mga kasama ko dyan sa BJMP, okay, bago ang Pasko, meron tayong tinatawag na Nakoho, no? So, sa darating na linggo, pagdiriwang na natin yan, Nakoho dito sa ating simbahan. Amen! Ayan. So, last time, ang tinalakay po natin ay tungkol sa kabutihan ng Panginoon. At hindi lang yon yung ating pangahawakan. Okay? Kung sa tao, imposible, sa Diyos, walang imposible. Lahat ay posible. Okay? Maraming bagay na maaaring sabihin nila, hindi talaga pa pwede eh. Hindi posible. Imposible yan, sasabihin ng mga tao. Pero, sa Diyos, walang imposible. Lahat ay posible. At yon ay gagawad sa atin ng Panginoon. Yun ang maganda doon. No? Tayo makakakita na tunay nga walang imposible sa Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng ating pananampalataya, mapapakita ng Panginoon ang mga bagay na pinapaniwalaan natin na dati ay imposible, pero ngayon ay posible. Okay? Sa ating mga kapatid na nakalaya na, na noon ay iniisip nila na maaaring imposible pa silang makalaya. Pero ngayon, nasa laya na sila. Bakit? Dahil sa patuloy na pananampalataya at hindi sila bumigay. So, ang encouragement ko dito sa atin, especially sa BJMP, mga kapatid, patuloy natin panghawakan ng ating pananampalataya. Huwag tayong bibigay at patuloy natin panghawakan ang pangako ng Panginoon
patuloy nating panghawakan ang katotohanan na walang imposible sa Diyos. Kung iniisip ng iba na imposible na yata akong makalaya dito, hindi po. Huwag niyong isipin forever na kayo dyan sa BJMP dahil ang pangako ng Panginoon, tayo ay ililigtas niya, palalayain niya. Okay? Kaya walang imposible sa Diyos. Yung sabi, wala yung mga judges eh, kaya wala tayong hearing. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Ngayon, medyo iiba po tayo ng daan dahil ito naman ay nauukol sa samahan ni Kristo. No? Ang napakinggan po natin na isang tagpo, okay, yung kumbaga sabihin natin, mga intimate moments with Jesus Christ. No? Yung mga disciples, sila-sila lang, okay, yung mga tao, okay, ay hiwalay doon sa pinag-uusapan nila ni Jesus. Okay, at dalawang magkapatid, no, si James at si John, or si Juan at si Santiago, sila po'y magkapatid na tinawag ng ating Panginoon bilang mga alagad. Okay, sila po'y dating tagasunod ni Juan Bautista, pero nung panahon na ni Jesus, sila ay sumama kay Jesus. Okay, at importante din na sinabi na si Juan at si Santiago ay anak ni Zebedeo. Now, sino ba si Zebedeo? Or sa English, si Zebedee. Okay, the sons of Zebedee. Now, isipin po natin na maaring itong pamilyang ito ay prominente. Okay, bakit? Kasi kung mababasa po natin ang mga passages tungkol sa pagtawag ni Jesus kay James and John, okay, ano po ang sinabi doon? Iniwan nila ang kanilang ama at kasama ang mga hired men. So, ibig sabihin noon, hindi lang sila ang nangingisda, meron pa silang binabayaran para mangisda. So, hindi po sabihin natin naghihirap si Juan at si Santiago, kundi meron po silang kakayanan. May kakayanan sila, bakit? Kasi nga, meron silang mga binabayaran para mangisda at tumulong sa kanila. Okay, sa pinakita ng ganun, no? Sige, mangingisda tayo, pero ang mangingisda ay hindi ako, kundi itong mga binabayaran ko para mangisda para sa atin. Okay, so nangangulugang prominente ang pamilya ni Zebedee. Pero doon di pinapakita na itong si James and John, okay, bagamat sila'y prominente, iniwan nila yon para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang isa pang bagay pa, si Zebedee ay asawa ni Salome. And according to some theologians, no, si Salome ay related kay Mary. Okay, sabi nga, magkapatid nga raw si Salome at si Mary. So kung si Salome at si Mary ay magkapatid, kaano-ano ni Jesus, si James and John? Di siyempre, pinsan. Okay? So, maganda na makita natin to na may relasyon pala si Jesus, James and John, meron silang blood relationship. Kung titinan natin yon sa perspektibo ng mga theologians na naniniwala na si Mary at si Salome ay magkapatid. At ang nanay nila ay si Saint Anna. Okay, si Anna, may anak, si Mary, Salome, okay, one of the kapatid ni Mary, okay, then si Salome, na pangasawa si Zebedee, ay nagkaroon ng anak, si James at si John. Okay, dahil sa may mga tala, para mismo si Salome ay e-entra sa eksena, no, sa kwento ni Jesus. So sa pagkakataong ito, naisip ng dalawang magkapatid ang itanong kay Jesus. Ano? Lord, meron kaming request sa iyo. Favor naman. Okay? Ang ganda ng sagot ni Jesus. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? O ano ba ang gusto ninyo? Okay? Ganon silang ka-close kay Jesus. Kayang-kaya nilang magtanong ng ganon. Kaya tayo, isipin din natin, gano'n na ba ako ka-close kay God na kaya pwede akong lumapit sa Kanya at sabihin, Lord, ito'y request ko. Okay?
isang katanungan din yun na kung kayo ay bigyan ng pagkakataon, ano ba ang gusto niyong hilingin kay Jesus? At si Jesus na nagtatanong sa atin, ano ba ang gusto mo? Okay? Ang gandang tanong yun, no? Imagine, pag tinanong ka ni Jesus, ano ba ang gusto mo? Isip ka na agad. Okay? At ano yung unang papasok sa isip mo? Okay? Siyempre, sa mga kapatiran natin, ang lumaya, ang makapiling ang aking mga mahal sa buhay. Okay? Hindi na natin maisip yung mga kung ano-ano mga material na bagay. Ang pahalagahan natin ay siyempre yung kalayaan natin na tayo ay mapalaya ng mapalaya at makapiling ang ating mga mahal sa buhay. Alam nyo, ang isang kahilingan ko, sana po kayo ay magdiwang ng Pasko, hindi na dyan sa kulungan, kundi kapiling ng inyong mahal sa buhay. Kung ako ay tatanungin ni Jesus, ano ba ang gusto mo, Lord? Isang kahilingan, palayain mo na ang mga kapatiran ko dito at sila'y magsibalikan na sa kanilang mga pamilya para isang pamilya sila'y sasamba na sa iyo. Yun ang isang kahilingan. At yun po ay pwede natin panghawakan dahil tinatanong tayo ng Panginoong Jesucristo, ano ba ang gusto mo? So sumagot ang magkapatid, eh Lord, baka naman, no, beke naman, no, beke naman, sino ba ang uupo? Pwede ba kami sa kakanan at kaliwa mo? Gustong umupo nila sa tabi ni Jesus. Okay, ito yung sa time na maghahari na si Christ. Okay, ang ganda naman ang sagot ni Kristo. Kayo ba ay kaya niyong inumin yung aking cup? Okay, ano po yung cup? Yun yung cup of suffering, no? Kayo ba'y willing na binyagan? Okay. Saan binyag to? Ito yung binyag sa ministry ni Christ na mag-will end to his death on the cross and then resurrection from the dead. Aba, ano ang sagot ng mga bida natin ngayon? Si Juan at si John and James. Si JJ, no? John and James, sabi na, opo, kaya po namin. Okay, di, sabi ni Jesus, of course, no, hindi ko ipagkakait, no, maiinom nyo talaga yung cup na yon at kayo ay bibinyagan kung paano ko bininyagan. Pero, kung sino magdi-decide, hindi ako yun, no, kung para kanino yung nasa kanan at sa kaliwa. Ngayon, sa kwentong ito, nalaman niya ng sampu, okay, among the 12, nalaman ng sampu, at sila, syempre, nagalit doon sa dalawa. Ang lakas naman ng loob niyong humiling ng ganyan, no? Ang lakas ng loob niyong magkaroon ng ambisyon, no? So, ganun na ang nangyayari. At syempre, alam ni Jesus Christ na nakakagulo na sa kanyang grupo. No, imagine, no, sa panahon ni Jesus Christ, meron na mga ganong issue, no? Meron na mga ganong mga sabihin natin scandal, no? Na talagang nahati ang grupo, may dalawa versus 10. Okay? So dito na talaga makikita na tao pa rin talaga ang mga alagad ni Jesus. Okay, hindi sila robot, kundi sila ay tao, may puso, may damdamin, may pagkakamali, at meron naman nagagawang tama. Okay. So, ano sinabi ni Jesus? Ang sino man naghahangad na maging great, no, sikat, or dakila, kailangan siya yung magpakababa. Okay? Dahil mismo si Jesus ay napunta rito hindi upang paglingkuran, kundi ang maglingkod. Okay? Sa mundo, kapag ikaw ay dakila, ikaw ang paglilingkuran. Okay? Ikaw kasi ang hari. Ikaw ang may kapangyarihan. Okay? Kaya ang feeling mo, uupo ka lang, utos ka lang ng utos, at ikaw ay paglilingkuran. Baliktad sa kaharian ng Diyos. At yun ay pinakita ni Jesus. Sinasabi niya,
na kung gusto nyo kayo maging dakila, maging alila. No, nag-rhyme. Kung kayo'y magiging dakila, magpaka-alila kayo. Okay? Maging servant of all. Okay? Dahil sa pagiging servant of all, nandun ang greatness. And kung titignan nyo, yung hinihiling ni John at ni James na makatabi si Jesus, ano ibig sabihin nun? Gusto nila maging kaparis ni Jesus, yung assistant ni Jesus. Maring at that time, ang naisip lang nila ay yung glory, no? Yung kapangyarihan or yung power. Pero hindi nila nakita kung ano muna ang kailangan pagdaanan ni Kristo bago maabot yung glory na yon. Kailangan dumanas siya ng hirap. Okay? At ito ang isang lesson natin, no? Lesson sa pagiging dakila. Kung gusto nating maging dakila, willing dapat tayong magsakripisyo. Willing dapat tayong maghirap. Okay? Dumanas ng paghihirap, magsakripisyo. Kasi hindi po tayo magiging dakila sa isang iglap lang ng kamay, no? Or instant, hindi po. Okay? Gaya ng ating Panginoon Jesu Kristo, dumaan siya sa matinding paghihirap, pinako sa krus, namatay, sa kanyang obedience, doon ibinigay ang kanyang pagkadakila. The glory. Okay? Eto si James and John, inisip lang nila yung ending na. No? Kaya ano sabi ni Jesus? Dadaan din kayo. No, inumin nyo rin yan. And true enough, ganun nga po ang nangyari. Okay, si James ay, I think, pinugutan ng ulo. Okay, si John naman, namatay, ng walang, ano, no, namatay sa katandaan, pero, tingnan nyo yung paghihirap na dinanas niya. Lahat na mga kasama niya, nabalitaan niya, pinatay, kung ano-ano mga nangyari, isang matinding paghihirap din yun. Okay, na feeling niya, nag-iisa na lang siya. Okay? Na siya na lang ang natira at siya ay na ano na exiled doon sa Patmos Island at doon na siya tuluyang namatay. Hindi siya dumaan sa pagpakapako sa krus. Iba-iba ang paghihirap na dinaan ni John, no? Pero lahat sila ay dumanas ng paghihirap. Kung kaya't ngayon dinadakila natin ang kanilang mga buhay. Okay? So, yung gusto ni James at John na maging dakila, okay, anong ginawa ni Christ? Tinuruan muna silang magpaka-alila. No? Imagine, no, dakila, alila. Kung gusto mo maging dakila, dapat maging alila. At ano yung alila? Ito yung pinaka-mababa. Okay? Yun ang prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Okay? Hindi natin itataas ang ating sarili, manapay tayo magpapakumbaba upang matamu natin ang kadakilaan nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Hindi yung mag-boss-boss, no, yung feeling mo ikaw ang boss, no, ikaw yung paglilingkuran para sa Panginoong Hesukristo, tayo ang maglilingkod sa ating kapwa. At kapag natutunan natin maglingkod sa ating kapwa, ano po ang resulta noon? Nakalimutan na natin ang ating sarili. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Kalimutan na ang ating sarili, mamatay na sa ating sarili upang ang laging isip natin ay ang ating kapwa para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Ang kapwa, hindi ang sarili. Okay. Kung kaya't, ano sabi? Kung nakalimutan mo ang sarili mo, gaya ng ating Panginoon Jesucristo na kinalimutan niya ang sarili niya, nandun yung willingness niya to suffer. Nandun yung willingness niya to die. Nandun yung willingness niya to be hanging on the cross for men, for the welfare of men. Ang inisip niya ay ang kanyang kapwa bilang pagsunod sa kanyang dakilang Diyos Ama. So, yon ang hamon sa atin
mga kapatid, na imbes na hangarin natin yung palakpak ng tao, imbes na hangarin natin yung tayo ay paglingkuran, imbes na hanapin natin yung power trip, no? Na ngayon ay uso yan kasi mag-e-election na. At let this be our guide, no? Sa pagboto natin sa mga kandidato. Okay? Pag-pray natin na makita natin ang mga puso nitong mga kandidatong ito, yung sila ba'y sincere na maglingkod sa kapwa. Okay? Na hindi nila kailangan sila maging sikat, hindi nila kailangan maging tanyag dahil sila ay naglilingkod. Okay? Isang gabay po natin yon kung sino ang talagang leader. Okay? A leader, okay, serves. Okay? A leader seeks to serve. Ang kung sino mang leader na gustong manungkulan, dapat siya yung willing maglingkod. Hindi siya ang paglilingkuran, kundi siya ang maglilingkod. Amen? Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ngayon ay dumako